Bago pa man na tayong mga modernong tao ay maghari at tuluyang magdomina sa mundo, sinasabing merong mga superior na lahi pa ang sa atin ay nakaaangat. Ito ay walang iba kundi ang lahi ng mga higante. Ayon sa isang Griyegong historiador na si Solinus na nabuhay ng ika-200 AD, bago pa magkaroon ng tao sa palin, ayon sa kwento, ay naganap na ang digmaan ng mga Diyos at ng mga higante. Ang mga bakas ng mga higanteng bumagsak at pumanaw ay paulit-ulit na nakikita kahit pa sa araw na ito. Sa tuwing uulan ng malakas, mamamaga ang mga ilog at babaha. Sa kaparangan at kabukiran, matutuklasan ng mga tao ang mga buto na halos hindi masukat ang laki. Tila ba ito ay sa mga tao, ngunit talaga namang ang mga ito ay sadyang tila ba malahigante. Kung ang mga Griyego naman ang tatanungin, ang mga higante ay anak ni Uranus at Gaia. Isa sa kinatatakutan ay ang mga higante dahil masyadong makapangyarihan at malakas ang mga ito. Kaya naisipan ni Uranus na sila ay ikulong sa sinapupunan ni Gaia. At dahil hindi komportable, kinumbinsin nito ang panganay na anak na si Cronus na sugurin at atakihin ang kanyang ama na si Uranus. At yun na nga ang kanya naman na ginawa. Ang dugong tumilamsik kay Gaia ay siya namang naging dahilan ng paglabas ng mga higante sa kanyang sinapupunan. Naghari man si Cronus sa tulong ng mga higanteng kapatid, ngunit di kalauna naman ay tinalo rin ito ng anak naman niya na Zeus. Ipinatapon ang mga higante sa ilalim ng kabundukan na siya namang pinaniniwalaan na naghahatid sa ngayon ng lindol. Kung hindi sigurado patungkol sa kuwento ng mga sinasabing higante dahil nakukulangan pa sa ebidensya. Isa ang banal na aklat na Biblia na nakapagpapatunay na totoong may mga higante at sila ay nabuhay ng kasama nating mga tao, ang mga Nephilim. Ayon sa banal na aklat na Biblia, ang mga Nephilim ay ang mga bayulenteng mga superhuman na naging bunga ng mga anghel na nakipagniig sa mga mortal na kababaihan sa panahon ni Noah. Sa Genesis chapter 6 verse 2, na nakita ng mga anak ng Diyos na maganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y nagsikuha ng kani-kaniyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Saka naman ipinanganak ang mga hybrid, kung tawagin ang mga hindi ordinaryong mga lipi. Ayon sa Genesis chapter 6 verse 4, ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon. At pagkatapos din naman na makipagsiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao at manganak sila sa kanila. Ang mga ito rin ay naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. Ayon pa rin sa Biblia na ang mga higante ay mga bayulenteng mga nilalang na nakapag-iwan ng takot at naghasik ng kasamaan. Kaya naman nagalit ang Panginoon na makikita naman sa Genesis chapter 6 verse 13. At sinabi ng Diyos kay Noah, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila at narito sila ay aking lilipuling kalakip ng lupa. At saka naman nga pinaulan ng Diyos ng 40 araw at 40 gabi. Ito ay upang linisin ang kalupaan mula sa mga Nephilim at maging sa kasamaan ng mga tao. At tanging ang mga nakaligtas nga ay ang pamilya ni Noah. Isa pa sa sinasabing ebidensya na ang mga higante ay namuhay kasama nating mga tao ay galing din sa banal na kasulatan ay ang mismong kwento nga ni David at Goliath. Sa kasulatan ni Samuel chapter 17 verse 4 hanggang verse 7, makikita ang kwento ni David at ang pagsasalarawan ng detalye patungkol sa higanteng si Goliath. Ayon sa mga nag-aanalisa ng kasulatang ito, ang sukat na tangkad ni Goliath sa kanyang pagtatantya ay nasa 9'6". Isa pa sa patotoo na ang mga higante ay nabuhay talaga ay ang testimonya ng mga taga-Tingis na ngayon ay tinatawag na ang modernong Morocco. Ayon sa kanila na ang nagtatag ng kanilang syudad ay isang higante na tinatawag nila na si Anatius. Ayon sa kanila na ito ay nakalibang
pag-ibig sa mismong kanilang syudad. Hindi naniwala ang mga Romano, kaya naman nang ika-81 BC ay sinadya nilang hinukay ang sinasabing libingan ng higante na nagtayo ng syudad. At sa kanilang pagkabigla ay isang higanteng kalansay ang kanila nga na nahukay. Muli nilang inihimlay ang kalansay ng may paggalang. Ito ay kasama sa mga totoong kasulatan ng mga Romano. Isa pa sa itinuturong ebidensya ng pagkakaroon ng mga higante ng sinaunang panahon ay ang Ulan at Tambo. Ang lugar na ito ay sinasabing sa mga Inca na may hindi man ito kasing sikat ng mga lugar na nakikita. Dito ay matatagpuan ang hagdan na talaga namang katakataka dahil sa pambihira itong laki. Sinasabi na ito ay sinadyang gawin para sa mga Nephilim. Ngunit ito ay pinabulaan ng mga eksperto at sinasabing ito raw ay tila ba katulad ng hagdan-hagdang palayan dito sa atin sa Pilipinas. Ano ang tingin ninyo sa ebidensyang ito, mga katinagan? Isa pa sa pinakatagnyag na kasulatan ng makabagong mundo ay ang talaan o ang diary ni Magellan. Ayon sa kanyang diary ng ika-1520 ay napadpad ito sa isang hindi kilalang lugar na ngayon ay ang tinatawag na ang Patagonia. Ayon sa kanyang sulat na nabigla ito nang makita ang mga higante sumasayaw at walang saplo sa may malapit sa baybay. Inutusan niya ang isa sa kanyang tauhan na palapitin ang higante na malapit sa katubigan. Ayon sa kanyang kwento na ang mga higante ay 10 talampakan ang taas. Sa kwento ni Magellan, kanyang ipinahayag na totoong mayroong mga tao na tinatawag naman nila na ang mga higante. Isa pa sa kasulatan ay ang kwento ni Pawites, ang tribo ng mga Native American o sa madaling salita ay ang mga Indian. Sila ay nakatira sa Nevada, sa Utah, sa Arizona, sa bansa ng Amerika. Magpasa hanggang ngayon ay nagkukwento sila patungkol sa kanilang mga ninuno at kung paanong sila ay nakipaglaban sa mga higante na tinatawag naman na ang Sitka, na ang ibig sabihin ay ang mga mangangain ng laman. Dagdag ng mga katutubo na ang mga higanteng ito ay maputi at pula ang buhok. Sila ay ang naunang nanirahan sa lugar bago pa daw dumating ang mga ninuno ng mga sinaunang Indian. Ang mga higanteng may mga pulang buhok ay may taas daw na 12 talampakan. Hindi rin sila maaaring lapitan dahil sila ay humuhuli ng mga katutubong Indian na Pawites at sila ay kinakain ng mga ito. Nagpatuloy ang pakikipagdigma ng mga sinaunang mga Pawites hanggang sa dumami ang tribo ng tao na nakatira sa lugar. Nagsama-sama ang mga ito upang sa wakas ay tapusin na ang paghahadi at pangangain ng mga higante sa mga tao. Ayon sa kwento na minsan nang silang ay dumigma, ay nagawa nilang tipunin ang mga higante na may pulang buhok sa isang kuweba. Pinilit ng mga mandirigma na lumabas ang higante mula sa kanilang tinitirahan. Ngunit ang mga ito ay hindi naman sila hinarap sa galit ng mga mandirigma dahil hindi nila matalo ng may karangalan ang mga kalabang higante. Iniutos ng mga matatandang pinuno ng tribo na lagyan ng dayami ang bunganga ng kuweba at silaban upang mapilitan ang mga higante na lumabas sa kanilang lungga. Ang ibang napuwersa ay lumabas dahil sa usok, ngunit kaagad silang pinaslang ng mga katutubo, samantalang ang ilang natira sa kuweba ay nasawi dahil na rin sa makapal na usok. Matapos ang ilang taon, isang napakalakas na lindol ang yumanig sa rehiyon at natakpan ang bunganga ng kuweba at tanging ang mga paniki na lamang ang may kakayahang makapasok sa noon ay tahanan ng mga higante. Matapos na marinig ang kuwentong ito, ay may mga archaeologist na humukay sa sinasabing mga kuweba ng mga higante. At sa gulat ng komunidad, ay totoong mayroong mga bakas doon ng mga unang nanirahan. At mas nakagugulat pa ay ang mga buto at mga labi ng mami na nakita sa kuweba ay napatunayan na totoo ang sinasabi ng mga sinaunang mga Indian na nakikipaglaban nga raw sila sa mga higante. Ang mga higante na kumakain ng tao na nananahan sa kuweba ay kasamang nakita ng mga kagamitan na kanilang unang ginamit. Ang mga sinaunang higante ay nalipol at ang tanging bakas na lamang na naiwan ng mga ito ay ang kanilang mga kalansay na naibaon na sa limot ilang daang taon na
ang nakararaan. Hindi na sana sila maitatala pa sa kasaysayan, kundi sa mga kwentong bayan ng mga sinaunang mga tao na naipasa naman ng maayos ang kwento sa mga sumunod pa na kanilang henerasyon. Mga katinagalog ayon sa teorya na sadyang itinatago raw ang ebidensya at mga patotoo na totoong nabuhay ang mga higante. Ito ay dahil hindi ito kasama sa scientificong kalkulasyon nating mga tao o ang tinatawag naman nila sa siyensya na ang tinatawag naman nila na ang human evolution. Ngunit ayon mismo sa mga scientifico na sobrang laki ng nawawala sa kasaysayan kung papaanong tayong mga modernong tao ay nabuo. Kaya naman iniiwan ko sa inyo ang pagpapasya kung sa tingin ninyo ay nabuhay nga ba ang mga higante sa mundo bago pa tayong mga modernong tao. At yan ang malalimang pagpapaliwanag patungkol sa mga totoong higante sa ating kasaysayan. Magkitang-kita pong muli tayo sa mas malalimang pangtalakayan tungkol sa usapin na bukod sa siyensya ay may sinaunang mga batayan. Sana po kahit papaano ay may natutunan po kayo. Magkita-kita pong muli tayo sa mga susunod pang mga makabuluhan at malalimang talakayan. Ito po si Tinagalog. At bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo! Bang Mamet, new member, Alvin Alvarez, Lilivet Ebuenga, Mark RJ Sarong, Rusty Nail, Karen Joy. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang i-add ang iba ko pang channel, ang More Than Facts, Ligalig at Orange and Friends. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog sa inyo po. God bless, keep safe, at peace out.